Imbis na pumuti, eh, nasunog pa. It's very important din na bago rin kayo gumamit ng rejuvenating set, lalo na kung may sensitive skin kayo or first time user kayo. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today, mga beshies, I'll be sharing you kung ano yung mga tips na maibibigay ko, most especially kung first time user kayo ng rejuvenating set. And actually, mga beshies, isishare ko din sa inyo kung ano ba yung mga dapat ninyong i-expect. At sasagutin ko din kung normal ba yung pamumula, pangangate, pagbabalat, and ano nga ba yung mga tips na maibibigay ko, no, para maiwasan ninyo yung pagkasunog ng inyong mga face. So, okay, mga beshies, a little background. Nakatry ako ng rejuvenating set way back 2012. Bagets pa ako nun, hindi pa ako masyadong risk taker nun pagdating sa skincare kasi sabon-sabon pa lang ako nun. Ang nangyari kasi is 3 days, napansin ko na yung sobrang pagbabalat, pangangate, and then parang nagkasugat ako sa mukha. So, na-trauma talaga ako, mga beshies. Parang, hala, 3 days lang, bakit naman ganun na yung naging effect sa akin? So, after nun, hindi na ulit ako gumamit. Ngayon lang ulit, 2020 na, no, nakaka-lurky. Ngayon, 30 na ako, siguro more on, mas risk taker na ako, and also for the sake of the vlog. At para maibigay ko sa inyo yung review talaga. And yung Prestige Rejuvenating Set yung ginamit ko. Disclaimer before I start giving you my tips, hindi po ako dermatologist, isa lang po akong skincare enthusiast na gustong i-share sa inyo kung ano ba yung mga experiences and tips na pwede kong ibigay according nga dun sa na-experience ko sa paggamit ng rejuvenating set. Unang-una, mga beshies, during the first week, and sobrang sensitive ng skin ko, and alam niyo yung iba, kasi may mga nagtanong sa akin, bakit yung skin namin hindi naman nagbalat, or parang 1 week na daw silang gumagamit, hindi pa nagbabalat. Pero sa experience ko, mga beshies, as early as 2 days. Tama yung narinig nyo, 2 days, second day ko pa lang, napakatindi na ng pagbabalat ko. Nag-start na ako dito sa aking jaw area. So, i-expect nyo yun, no, kung meron kayong sensitive skin. But guys, kung hindi naman agad nagbalat yung skin niyo, baka isipin niyo ay hindi yata effective sa akin. Hindi naman ganun yun, no. Iba-iba lang talaga yung respond ng ating balat sa rejuvenating set. So, okay, unang-una ginamit ko nga siya ng kasi ang instruction ni Prestige is sa umaga, gamitin yung toner, yung soap, yung and then sunblock, and then sa gabi, yung buong rejuvenating set, except the sunblock. Usually, pag nag-start ako ng skincare routine, ginagawa ko talaga is, dapat talaga, ito ang pinaka-importante. Hayaan nyo munang mag-adjust yung skin ninyo. Pero, ang ginawa ko kasi is, tinuloy-tuloy ko para makpakita ko din sa inyo talaga kung ano ba yung mangyayari. And kung curious kayo, pwede ninyong panoorin yung aking vlog during the first week. Meron din ako yung 2 weeks na result, and then yung 1 month nga. And so, para sa akin, sobrang normal ng pagbabalat. And also, yun yung unang lalabas talaga. Yung iba, hindi. Pero sa experience ko, super duper nagbalat talaga siya. And then, ang nangyari is, ang hapde, mga beshies. Hindi ko alam kung bakit ganun katindi yung hapde. But again, guys, kapag ka super hapde na, and hindi na ninyo kayang itolerate, yung parabang kapag ka naglagay kayo, mapapaganong ka na, yung napakatindi na kailangan lahat na ng hangin na pwede mong makuha, ng aircon na pwede mong makuha, binoblower ko pa minsan yung mukha ko sa sobrang hot day. So, during the first week, finalo ko yung instruction na nung lunch and then during night time, ginagamit ko siya. Pero nung second week, mga beshies, hindi ko na siya tinuloy kasi baka mamaya masunog na yung face ko. So, kapag kayong face ninyo is sobra na yung hapde, mafe-feel nyo yan, mga beshies, kapag parang iba na yung dating nung hapde, hindi nyo na carry bells ng mga powers ninyo yung hapde, i-stop na ninyo yan. Huwag muna kayong gumamit, rest muna kayo ng 1 to 2 days, at kung grabe naman talaga, as in sobra na, pwede kayong mag-stop as long as 3 days. At pag after 3 days at nakita ninyo na kumalma na yung mukha ninyo, then you can start using it again. So, para ito talaga yung pinaka-importante. Ang unang-unang tip na ibibigay ko sa inyo, kung kayo ay first time user ng rejuvenating set, huwag ninyong biglain yung skin ninyo. Dahan-dahan lang, mga beshies, kahit sa pagdating sa rejuvenating set, kailangan ninyong mag-adjust.
pwedeng sa unang week gawin ninyo thrice a week lang, pwedeng twice a week kung sobrang sensitive talaga, and then the other week mag every other day kayo or thrice a week hanggang sa ma-everyday na ninyo. Kasi kung first time user kayo at bonggang-bonggang inaraw-araw nyo na yan, mga beshies, sobra talaga. Pwede siyang mag-cause ng imbis na pumuti, eh nasunog pa. So, na problema ka pa. So, it's very important din na bago rin kayo gumamit ng rejuvenating set, lalo na kung may sensitive skin kayo or first time user kayo, please consult your dermatologist para lang malaman ninyo kung paano yung way na dapat ninyong gawin, kasi nga baka mamaya may mga ingredients din doon na hindi naman swak sa inyo. But then yon, para sa akin normal yung pagbabalat, yung pamumula, yung pangangate, talagang nagganap talaga yan mga beshies. And then ito ang pinaka pangalawa rin na pinaka-importante, no? Right after washing your face with Kojic soap, kasi sa mga unang week talaga, mahapdi siya. Minsan, mahapdi, tas nawawala. May araw na super hapdi na naman. Ang ginagawa ko, mga beshies, I rinse my face with cold water. Maganda siya. Kasi, kapag super duper hapdi na, lagay nyo yung mag-rinse kayo, magbanlaw kayo ng malamig na tubig, or pwede rin kayong mag-ice cube therapy, or yung ice lang, basagin nyo lang yan. Basagin nyo lang yung yelo, tas kumuha kayo ng piece, lagay nyo sa cloth, and then yun yung i-ano nyo sa ano ninyo, mukha ninyo, para medyo mabawasan yung kirot, yung hapdi, and also magkalma-kalma yung mukha natin. Pwedeng masuot niyan yung sobrang hapdi kasi eh, bago kayo maglagay ng toner. Ang ginagawa ko mga beshies, after ko mag-rinse ng face, pag naramdaman ko mahapdi, mag-wait muna ako ng 10 to 15 minutes bago ako maglagay ng toner. And also mga beshies, pagdating sa toner, pat-pat lang, 1 month ko na siya ginamit. Pero ang dami pa niya. Baka sabihin ninyo, baka pag kaunti hindi naman masyadong umi-effect. Hindi po totoo yun mga beshies. Kahit 3 to 4 drops lang, i-ano nyo lang ng 4 na beses, and then i-tap lang ninyo or isang ganun lang ha. Huwag ninyong ikakadkad sa mukha ninyo yung parang, ay baka kailangan umi-effect to. Kailangan kadkad to the max talaga. Hindi po. Kasi kapag ganun, mas malaki yung risk or chance na baka mamaya masunog yung face ninyo. So kalma lang kayo sa pagpahid. Ano lang, baby ang face natin eh. Kumbaga baby natin yan. Yan ang unang nakikita sa atin. So, kalma-kalma lang sa pagpahid ng toner and even yung rejuvenating cream. Actually, yung rejuvenating cream, sa Prestige na nagamit ko, is hindi naman siya mahapde. So, ano lang, konti lang din. Para lang ipakita sa inyo, ah, tignan nyo to. 1 month ko na tong ginamit. Ayan. And puno pa, hindi naman puno, marami na rin yung nabawas, pero ganyan lang siya. Pero sa akin, nag-effect naman. Nakita ko talaga na as early as 2 days nga, eh nagbalat naman. Ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo, na hindi nyo kailangan damihan yung product na ilagay sa mukha ninyo para mag-effect. Kasi kahit konti lang, is nag-effect naman talaga siya. And then, ano pa ba yung tips? Ah, ito. Kasi kapag kayo ay nagre-rejuvenating set, sobrang nagda-dry siya. So, kung first time user kayo, I suggest na huwag nyo munang ifa-follow yung tawag dito, yung every, yung twice a day ninyo na paggamit ng toner. Yung sa umaga, mas maganda na mas mag-focus kayo sa moisturizer. So, I'll be showing you kung ano yung ginamit kong moisturizer or soothing gel para maging kalmado yung mukha ko. And also, makakatulong din yun dahil sobra nga yung pagda-dry ng face. Eh. Ito yung ginamit ko. Ito yung aloe vera ng Nature Republic. Yan, nakatulong talaga to ha pagdating sa pagmo-moisturize ng skin ko, and also it has soothing effect, kaya maganda siya. Ayan siya guys, konti na nga lang siya oh. So ginagamit ko siya sa gabi, as in ito ang hindi ko tinitipid, as in madami ako nilalagay, and then minamassage ko siya sa face ko para ma-absorb ng maayos. And also, ito pa yung isa, hindi ko alam kung available na to sa Pilipinas, no? Pero ito yung Milk Soothing Gel, ayan. Ginagamit ko siya, actually, dinodoble ko to kasabay nitong aloe vera nung mga parang 3rd week ko na. Ito na, silang dalawa na yung ginagamit ko. Kasi, sobrang nga yung pagdadry ng face ko, kaya nakatulong talaga. Ito pa yung isang moisturizer na talagang masasuggest ko. Ito yung from La Roche, hindi ko alam kung available siya sa mall sa atin or sa mga supermarket or pharmacy. Pero ang alam ko, available siya sa Shopee and Lazada. You just have to check na lang. Ito yung Thermal Spring Water Cream. So, this one is made in France.
So, sobrang ganda niya kasi sobrang soothing effect. May soothing effect din siya. And also, wala siya yung mga chemicals kasi minsan, alam ninyo, may mga moisturizer na meron pa yung alcohol or meron din yung mga active ingredients na kasama na kapag sinabay nyo sa rejuvenating set, is pwede rin maka-apekto. So, kung nahiyang sa akin yung soothing gel, pwedeng hindi mahiyang, pwedeng mahiyang sa inyo, dalawa lang yun. So, kailangan ninyong i-observe pa rin. Pagka nag-start na yung pangangati ng aking face, kasi wag ninyong kakamutin yan. Kasi kapag kinamot nyo yan, konting scratch lang, may tendency na yan magsugat, mga beshi. So, you have to be very, very gentle sa inyong skin. And also, baka mamaya mag-scrub pa kayo ng mukha ninyo kasi nakita ninyo na may pagbabalat. So, it's a no-no. Huwag kayong gagamit ng any facial scrub while using rejuvenating set. Kasi baka ngayon, katulad ng sinabi ko, baka akala ninyo kapag gumamit kayo ng scrub, sa face ng facial scrub, matanggal yung mga balat-balat na lumalabas. Hindi po. Huwag na huwag kayong gagamit ng any facial scrub while using rejuvenating set kasi masyado siyang magiging harsh sa skin dahil we all know naman na nakaka-exfoliate niya ng dead skin si rejuvenating set, and kung dadagdagan pa ninyo ng scrub, baka mamaya may active ingredient din yan na nako. Good luck na lang. Baka talagang magbonggang-bongga yung hyperpigmentation and also magmapa na yung mukha ninyo sa dami ng mga hindi pantay na kulay. Diba? Ang goal natin kapag gumagamit tayo ng rejuvenating set is magkaroon ng even skin tone or pantay na balat or pantay na kulay. Kung may mga blemishes katulad sa akin, yun talaga yung gusto kong mangyari kung bakit tinry ko. Para mawala yung mga blemishes. And then, ito pa mga beshies, ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng purging effect. Ano ba yung purging effect? Paano nyo nga ba malalaman muna ha kung purging yon o irritated talaga yung skin niyo sa product or hindi kayo hiyang? Kapag purging, mga beshies, kung saan kayo normal na nagkakaroon ng normal na nagkakaroon ng pimples, doon lang siya. Kung sa baba, doon lang siya. Kung sa side ng cheeks, doon lang siya. So, parang kumbaga ang ginagawa ni rejuvenating is tinatanggal niya yung mga dumi natin sa face, saka ilaliman, na minsan hindi naman nakukuha ng mga skincare products. So, siya, nakakatulong siya doon para matanggal talaga yon. Kaya lang nga, nagkakaroon ng purging dahil nga doon sa pagtanggal niya doon sa mga dirt natin, sa mga clogged pores na hindi makuha ng ibang skincare products. So, yun yung kailangan ninyong i-expect. Pero mga beshies, eto na, kapag hindi kayo hiyang or irritated yung skin ninyo, nagkakaroon kayo ng rashes, ng blisters, or sobra yung pagpipimples nyo na ang dami talaga. Kapag nga nakita ninyo na parang meron na, uy, saglit lang, may mga irritation ka na, or meron ka ng rashes, mga beshies, ihinto nyo na. Huwag nyo nang tawag dito, huwag kayo masyadong martyr. Martyr talaga. Hindi, kumbaga, huwag ninyo masyadong i-feel yung pain, no, na nakikita mo na nga na grabe na yung sakit, grabe na yung hapde, grabe na yung pimples ninyo, yung rashes ninyo, tapos tinutuloy nyo pa. Huwag po. Stop nyo muna yan. Kasi baka mamaya hindi kayo hiyang. Or ang pwede ninyong gawin is kung sa tingin ninyo baka nasobrahan lang kayo ng gamit or hindi pa naka-adjust yung skin ninyo, then you can stop for 2 to 3 days or kung hanggang kailan nyo tingin na okay, tapos saka kayo gumamit ulit. Pero kapag ka nagkaroon ka pa rin ng rashes, ng ganon, or talagang hindi talaga humihinto yung pagpipimples ninyo, then you have to stop. Ihinto nyo at siguro, itry nyo na lang na mag-switch sa ibang rejuvenating set. Kasi pwedeng hindi lang talaga kayo hiyang doon sa rejuvenating set na ginagamit ninyo. And then, ano pa ba yung kailangan ninyong i-expect? Yung pangangati nga. Alam ninyo, ang sa pangangati ang ginagawa ko, yung soothing gel ng aloe vera, yun yung inilalagay ko doon sa part na makati. Or kung mayroon nga kayong yellow or ice cube, ibalot nyo sa cloth or sa towel na malinis ha. And then, yun yung i-ano ninyo para mabawasan yung pangangati niya. But again, do not scratch or kamutin. Wag na wag po dahil mas prone nga kayo sa mga sugat-sugat or mabilis yan kasi mas extra sensitive yung skin natin kapag ka gumagamit kayo ng rejuvenating set. Nga, wag ninyong pahirapan talaga yung sarili ninyo kapag ka nakikita ninyo na hindi kayo hiyang. And then, ngayon, babasahin ko yung mga questions ninyo doon sa vlog ko. Ito yung sa first week vlog ko. May mga questions dito. Naglalagay po kasi ako sa neck ko, normal lang po kaya na namumula na parang nangingitim na ata. Ganon, 2 weeks pa lang po akong gumagamit. Sana masagot po.
So mga beshies, kung normal ba yung pangangati at pamumula katulad ng sinabi ko or pangingitim, actually na-experience ko talaga yan during the first or second week yata. Na grabe, niloloko na nga ako ng husband ko na kirara daw. Kasi sobrang at itim na ng mukha ko. Hindi naman siya maitim, pero feeling mo maitim. Pero kasi yung sobrang pula na, parang paitim na. Nakakalurky talaga. And so normal siya. Pero sa neck, hindi ako naglagay mga beshies. Kasi nung nag-try akong maglagay, super cut, hindi ko kaya. And sobrang nipis lang ng balat natin sa neck. So sa ibang, iba na lang yung ginagamit kong skincare product doon. And minsan yung toner, pero yung cream, no-no talaga. And so kung sa inyo, depende ha. So yung pamumula at pangingitim, normal siya kapag yung nasa peeling stage talaga. And then bakit yung akin iba yung packaging? I think iba-iba ng packaging, no? Kasi meron kasi yung parang puro bilog lang. Yung sa akin, iba din, tinan nyo. Kasi parang nagkaubusan yata sila ng supply ng packaging, kaya nagpapalit-palit. I'm not sure. Kung seller kayo ng Prestige, please confirm na lang or i-correct nyo ako kung ano ba talaga yung tama. Hello po, ask ko lang po, nung nag-stop kayo mag-apply ng rejuvenating, nagpahid po kayo ng soothing gel na aloe vera, di ba? Pwede po bang Jeju Aloe Ice ang ipahid pag mag-rest din po ako sa paggamit ng rejuvenating? Sana ma-notice po. Thank you. So, okay mga beshies, you can use Jeju Aloe Ice. And again guys, please please observe kung wala bang magiging extra effect sa inyo or baka mamaya magkaroon ng side effect. So, it depends sa skin ninyo at sa skin type ninyo. Pero, pwede nyong gamitin yon. And then, ano pong maintenance nyo after nyan? So, after nito, gagawan ko to ng bagong vlog kung ano yung gagamitin kong maintenance. Pero, yung glass skin set yung gagamitin ko na maintenance set. Hindi yung kanilang, meron kasi akong ginagamit talaga na alam kong hiyang ako. So, gagawan ko yun ng vlog kung ano yung gagawin ko, no? And then, akin po, 3 or 4 days ko pa lang siyang ginamit, nagbalat na po. Ate, natural lang po ba tubuan ng parang maliliit na pimples po? So, yun nga, pwede siyang mag-cause ng purging. Katulad ng sinasabi ko na ilalabas niya muna yung mga dumi-dumi natin sa mukha. Possible yun. But then, dapat alam ninyong kapag ka normal pa ba yun or hindi. Kung normal ba sa inyo nagkakaroon ng ganong pimples or hindi, kailangan i-stop ninyo kung sa tingin nyo ay sobrang dami na. Hi, normal lang po ba na nagkakabutlig sa mukha? Hindi ako sure kung ano yung klase ng butlig, no? Kaya, mas maganda rin kapag nag-start kayo magkabutlig, rashes na ganyan, magpa-check kayo sa derma. Kasi, baka mamaya hindi kayo hiyang or stop nyo nga. And then, depende kasi pwedeng purging nga, pero pwede rin na hindi nga hiyang. So, ayun, stop kayo and then, kapag ka nawala yung bootleg, saka kayo mag-try ulit. Kapag ka nagkaroon na naman, baka hindi kayo hiyang. Switch na kayo sa ibang product or sa ibang ibang rejuvenating set. So ito, 5 days na po akong gumagamit yet wala pa rin peeling effect. Paano po kaya yon? Tuloy mo lang, besh, kasi baka ganun lang talaga. Hindi, ewan ko, siguro sobrang dami ko yatang dead skin, kaya bonggang-bongga talaga yung pagkaano ng rejuvenating set sa akin. Yung as in, ang dami talaga. So, siguro kailangan magbalat ng skin ko ng bongga dahil first time nga. Eto, bakit po ako mag 1 week na gumamit ng Prestige, hindi pa siya nag-peel? Again guys, iba-iba nang respond yung ating skin. And so, kailangan ninyong maghintay kapag ganun na hindi pa kayo, hindi pa nagbabalat. Pero hintay lang kayo mga beshies, magbabalat din yan. Kaya lang siguro, kapag extra sensitive nga yung skin katulad sa akin, is ganun yung naging effect. Pero baka hindi, kasi baka meron kayong ibang skin type, kaya ganun. Bago ko pala makalimutan, ito ang pinaka-isa sa pinaka-very, very important, no? Lagi kayong maglalagay ng sunscreen or sunblock para mas maprotektahan yung skin natin. Dahil kapag gumagamit kayo ng rejuvenating set, mas prone tayo sa pagkakaroon ng sun damage or yung sunburn. So, very important mga beshies na gumamit kayo ng sunblock kahit nasa bahay lang kayo. At mas lalo na kung lalabas. Mas talagang kung lalabas kayo at mainit, magpayong talaga. Protection talaga dapat. The higher yung SPF, mas better. Ayun lang mga beshies, I hope na nakatulong sa inyo itong vlog ko. If you have any questions, comments na hindi ko nasagot dito sa vlog na
to, please don't hesitate to comment down below. And also, you can message me on my Facebook page and also sa Instagram account ko. Same name as my channel, Maymay Yu, i-search nyo lang. And again, kung gusto ninyong panoorin yung first week na result, yung second week na daily updates ko, and then meron din ako 1 month na vlog nito, panoorin nyo lang sa aking channel. Hanapin nyo lang yung vlog na yon. And again, guys, thank you so much for watching my vlog. And please, please, sana mag-subscribe kayo at i-hit ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. Again, my name is Maymay, and see you on my next vlog. Bye!